So ito yung ano, ito yung grape fruit natin. Hinugasan ko siya, binabad ko siya ng baking soda ng mga 5 minutes para matanggal yung mga chemical na nilagay dito sa kung ano yung mga in-spray dito sa fruit natin. So kukunin lang natin yung ano niya, balat niya. Alam niyo mga citrus kasi malakas yan sa antioxidant. Maganda sa skin. Ito ang mga pinapahid ko lang sa mga balat-balat ko, natural. Maganda yung mga cuties natin. Alam nyo, nakakaganda talaga yung mga balat ng mga ano, balat ng mga fruits. Maganda yan sa katawan natin. Lalo na kung gagawin natin siyang powder para mas madali natin siya maipahid sa ating mga skin. Pwede siya sa lemon, kahit na ano, pwede ninyong pagsamasamahin. Mas maganda. Pero since na gusto kong mag-pickles ng ano, ng grapefruit. So, pwede ninyong pagsasama-samahin yung mga klase ng balat ng citrus, gaya ng orange, yung malalaki na suha, yung kulay green, lemon, lime, yan. Mas maganda kung nagsama-sama silang lahat para mas mabisa yung ano natin. So ako, dahil ito muna ang meron sa akin, ito muna ang ating idadry. Ayan, oh, ganyan siya. Pero dahil ayaw ko nang may nasasayang, so lahat yan, lalagay natin. Ayan, yung ano niya rin, yung ano ba yun? Yung balat ng ano, ayan. Pwede rin to, guys. Pwede siyang mano yan. So, ganito lang paggawa, guys. Tapos, i-dry nyo na siya pag natapos na ninyong nabalatan lahat, natanggalan ng laman ng meat niya, then i-dry natin siya sa araw. Mas gusto ko ang araw na i-dry kaysa sa oven. Pwede ninyo siyang i-oven, pero sa akin, mas maganda yung natural dry. Oh, ayan na guys, tapos na. So, ang gagawin natin, ayan na, ipipickles ko yan mamaya. So, ito, ayan oh, ibibilad lang natin to. Ayan, wala talaga siyang sayang, lahat nandyan. Meron na, soon, meron na akong pampabuting grapefruit. Okay, bibilad natin siya. Let's go! Oops, yeah. Marso. Ayan, yung mga binilad-bilad ko pa. Ayan. Yung buto ng papaya natin. Oh. Look at that, oh. Malapit na at saka nag-dry na yung ating ito, malapit na. Guys, yung pagbilad nyo ha, pag ano lang, mga paghapon na, mga 1 o'clock, tanggalin nyo na, ilagay na ninyo dun sa shade. Kasi, hindi maganda pag ano, pag sobrang na-expose sa araw kasi mawawala yung vitamin niya. So, ganyan lang para ano. So, tinatanggal ko siya ng mga, mamaya mga 12 o'clock, ilalagay ko sa shade. Tapos, bukas ulit. Para hindi mas mamatay yung ano niya, yung vitamins ng ating ano fruit. Okay? I-share ko lang sa inyo kung paano ko siya minamarinate yung aking ginagawang pickles, yung grapefruit. Ayan. Of course, sili optional kasi mahilig ako sa sili. Maganda rin na mag-add kayo ng sili pag nagdi-diet kayo kasi nakaka-dieta ang sili. Syempre, mas maanghang, mas masarap. Kaya yan, ganyan lang naman karami. Of course, huhugasan natin. Yung suka pala na gagamitin natin ha, ito siya. Rice wine, meron yung isa na klase nito, kahit na anong ano. Pero ito yung gagamitin ko ngayon kasi maganda yung suka na to kasi low sodium at saka ano siya, masarap siyang suka.
So, kahit hindi mo na siya lagyan ng asin, masarap siya, guys. So, ang gagawin lang natin, of course, ilalagay natin yung grapefruit. Alam niyo itong grapefruit na to, malakas siyang, ano, malakas siyang pang-diet. Parang alternate ko to sa, ano, sa papaya dahil, syempre, alam niyo naman ang papaya, mahal. Pag hindi ako nakakabili ng papaya. Yung effect ng papaya at saka grapefruit, parang parehas lang sila kasi yung papaya din maganda rin siya sa bowel natin. Mabilis yung pag, ano ba yun? Mabilis yung pag ano ng ano, digestion. Kaya pag kumakain ako nito, lalo na pag after ng ano ko, after ng meal. So ayan, lalagay lang natin yan. Tapos syempre, yung suka. Nasa sa inyo kung lagyan ninyo ng ano ko, ano-anong gusto nyo ilagay. Pero ako, ganyan lang, simple lang. Masarap siya. Tapos ibababad ko lang siya ng mga one day, depende sa inyo hanggang ano. Pero sa akin, ako, wala pang 1 week to, ubus na. Wala pang 1 week, ubus na siya. Itong glass pala na to, nabili ko siya sa Amazon. Ang cute, di ba? Sobrang cute niya. Ay, hindi pala sponsor to, ha? Baka naman Moroccan. Moroccan vinegar, rice wine. Tignan nyo yan, oh. Oh my, ay! Ilalagay ko. Ako lang naman nakakain, eh. Yan. Oh my God. Oh my God. Ganun lang, guys. Tapos, of course, i-close natin. Ilalagay sa refrigerator. Nasa sa inyo na kung gusto nyo nang kainin mga 2 hours. Pero sa akin, overnight. Ito yung, ano, yung grapefruit natin na ginawang pickles. Tingnan nyo siya. Sili at saka vinegar lang siya. Ayan. Ayan. Titikman natin. O, tignan mo. O, umapaw yung mga sili. Hmm, ang bango, guys. Sobrang bango. Gusto ko ng may suka. Pwede din kayo na ano na bumili ulit ng grapefruit kung alam niyo yung ano na. Pwede ninyong ihalo ulit, ilagay yung bagong ilalagay ninyo or kung gusto niyo pag naubos na lahat ng laman. Pwede ulit ninyong lagyan ng fresh na grapefruit para hindi sayang yung suka. Yun ang ginagawa ko. So, okay naman. So, as of now, yan muna kakainin natin. My God. Oh my God, ang sarap. Ang sarap. So, itabi ko muna to kasi i-grind natin yung balat niya. So, ito guys, yung grapefruit natin, yung balat niya. Ngayon, i-grind natin siya. Gagawin natin Pampa Beauty Powder natin. So, simple lang gagawin natin. Lalagay lang natin sa ating grinder. Ayan guys, oh. Yung nag-grind natin. So,
Try ko ulit na i-grind para pino siya. So, look at that! Super pino na siya, guys, oh! Yan. So, ang gagawin ko ngayon, i-strain ko lang. I-strain lang natin yung ano, kasi yung iba hindi niya kayang pinuhin. Oh, ang bango! Bango-bango siya, guys. So, ang ginagawa ko yung malalaking, ano, itong malalaking chunks. Itong malalaking, ano siya, kasi hindi kaya nung coffee grinder natin. Blender ko muna siya. Bago natin ilagay itong maliliit dun sa grinder. So, ngayon, ang gagawin naman natin ngayon, ito naman. Lalagyan natin yung ano, maliliit na chunks na kasi kanina hindi kaya nung malalaki. So, kaya niya na ngayon i-ano, oh. So, yan yung sinasabi ko. Kailangan i-blender muna natin itong matitigas na balat ng grapefruit bago natin i-grind sa coffee grinder. Ayan, i-blender natin siya. Tapos pag malalaki na na ano, malalaki na parang ganito na siya. Kasi hindi rin kaya ng ano ng blender natin na pinuhin masyado yung ating balat ng grapefruit. So kailangan meron tayong coffee grinder. So ngayon, so yun lang muna ang gagawin natin. Tapusin ko muna 'to and then papakita ko sa inyo kung paano siya gawin. Body scrub or pang ano ng katawan natin. Okay guys, see you later. So ito na yung na-grind at blender natin. Ayan, sobrang pino-pino guys. Tapos sobrang bango, ang bango, amoy orange. Oh my god, ang bango talaga guys. So ang gagawin ko ngayon, maliligo ako syempre at gagawin ko ngayon yung grapefruit body scrub natin. Okay. So, ito guys yung ginawa natin na ano ba yun? Ito yung grenade natin. Itatransfer ko lang dito sa aking glass.
airtight glass. Sana mag-gash siya. Pasha, can I have one egg? Egg? Yeah. Mm-hmm. Ay! So ito, ito yung gagamitin natin pang scrub natin today. Kasi maliligo ako. Maliligo ako, so... Ayan. Charan! Ang cute, diba? ang gagawin natin, kung meron kayong vitamin E oil, yun ang gagamitin ninyo. Since mas wala akong vitamin E oil, hindi ko mahanap kung saan ko nilagay. So, ganyan lang. Hindi, it depends sa inyo kung gaano karami yung ano ninyo, yung coconut oil. Tapos, lalagyan ko siya ng one egg lang. Pero gusto ko kasi may egg kasi itatight niya yung mga skin mo. So, yan. I-mix lang tapos pwede ninyong scrub sa face, whole body, the whole body, or kung gusto ninyong sa face lang. Pero ako, whole body. Tapos isisit ko yan ng mga... oh my God. Mga 20 minutes. Yan lang, ayan yun, oh. So, nagawa na siyang paste at saka meron pa siyang, parang ang ano niya, ang texture niya, parang sand. Beach sand. Yan. Meron siyang hard pa. Kaya, ang ginagawa ko. So, ayan. Igaganon ninyo lahat sa body ninyo. Igaganon. Lahat, ganyan. Lahat ng body ninyo, ganyan, iganyan ninyo. Tignan nyo, oh. Sobrang ang ganda. Oh my God! Yeah. And let it sit for 20 minutes. Skin, your whole body. Your singit-singit, your kilikili, ganyan, ganyan. Ito ang mga sekreto ko, guys. Super natural siya. So, ibabalik ko lang kasi in-explain ko lang sa inyo kung paano siya. I-rub ninyo siya ng i-rub hanggang 20 minutes. Sometimes, nakaka 40 minutes ako na nakababad. Yan. Ganyan siya, oh. See? And very smooth siya, guys. Napaka, ang ganda ng skin ninyo after. So, okay, guys. Pupunta na ako mag-shower. And then, i-rinse nyo muna yung body ninyo, guys, bago ninyo i-rub ito. I-rinse lang naman ninyo para matanggal yung mga dirty-dirty sa mga katawan nyo. So, I'm going to take a shower, but before that, I'm going to rinse my body first and then rub your grapefruit body scrub, moisturizing body scrub. At saka antioxidant, malakas ito guys na antioxidant sa katawan ninyo. Nakakaputi siya guys. Tingnan ninyo yung effect sa katawan ninyo dahil hindi naman lahat pare-parehas ng mga skin type natin. So ako yan yung mga aking sekreto sa aking sarili, sa mga aking skin. So ito guys, ipapakita ko lang sa inyo yung ginawa ko. Ayan, nirub ko siya buong katawan. Ayan, yung mga kamay. Yung kamay ko tapos, isisit nyo lang siya ng mga, sinisit ko siya ng mga 30 minutes, tapos ganyan. Tapos nirarub ko siya. Sometimes I add the water to, mag-wet. Ayan. So ganyan lang guys, ang gagawin ninyo. After 30 to 20 minutes, oh my God, your skin is really soft. Okay guys, thank you for watching. Bye!